Mga bata, ito ang inyong Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Nakakita na ba kayo ng duhat? Ito ay isang klase ng prutas. Gusto niyo bang malaman ang pinagmulan nito? Inyong alamin sa aking kwento ngayon, ang alamat ng duhat na aking isinulat para sa inyo. Iginuhit naman ito ni Robby Jesher Arsaligumba. Ito ay nilimbag ng Lampara Books. Tara, magkwentuhan tayo! Noong unang panahon, sa bulubunduking lugar ng isang lalawigan, ay may isang tribong nakatira sa gitna ng malawak na kagubatan. Sila ang mga ata. Ang mga ata ay matatangkad at may maaamong mukha. Ang kababaihan ay may magagandang pangangatawan. Ang kanilang buhok ay mahahaba. Ang kalalakihan naman ay matikipuno ang pangangatawan. Kapansin-pansin din sa mga ata ang kanilang mapupungay na mata. Pero higit na kapansin-pansin sa kanila ang kanilang mga balat na napaka-itim kasing itim ng gabi. Dahil doon ay nililibak sila ng mga tao sa kabihasdan, sa bayan. Kaya pinili nilang mamuhay sa kagubatan. Si Apo Tatong ang pinuno sa komodidad ng mga ata. Madalas na laman siya ng panunukso dahil sa loob ng 10 taong pagsasama nila ng kanyang asawang si Sadod ay hindi sila nabiyayaan ng anak. Ngunit dumating din ang araw na pinakaasam-asam niya. Nagdalang tao si Sadod. Isang araw, nagtungo si Sadod sa pinakamataas na bundok sa kagubatan. Taimtim na nagdasal siya sa kinikilala nilang may likha ng lahat, ang Haring Araw. Haring Araw, may isa po akong kahilingan sa inyo. Sana maging puti ang kulay ng balat ng magiging anak ko. Dininig ni Haring Araw ang hiling ni Sadod. Laking tuwa niya at ng buong tribo ng ata nang manganak siya at makita nilang kulay puti ang balat ng sanggol. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Duha. Lumaking napakagandang bata ni Duha. Sa simula pa lamang ay nais na ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya para hindi siya matulad sa mga ata na hindi marunong magbasa at magsulat. Ang aking anak na si Duha ang pag-asa ng mga ata. Laging sinasabi ni Apo Tatong sa mga katribo tuwing sila'y nagtitipon. Hindi na magiging mangmang ang tribong ito. Makapagbabasa at makapagsusulat na ang lahat ng inyong mga anak at mga apo. Dahil pagkaaralin ko si Duha sa lungsod, siya ang magtuturo sa atin. Natuwa ang lahat sa plano iyon ni Apo Tatong. Nang sumapit sa hustong gulang si Duha, ay nagsimula siyang mag-aral sa kabiyasnan. Naging mahusay siyang mag-aaral. Siya ang lagi nakatatanggap ng pinakamataas na parangal bilang pinakamatalinong mag-aaral ng kanilang klase. Sa kolehiyo, kumuha si Duha ng kursong pagtuturo upang matupad ang plano ng kanyang ama. Sa kanyang pag-aaral sa lungsod, nakilala niya ang simpatikong si Armando. Naging masugid na manliligaw niya ito. Hindi naglaon ay umibig din si Duha sa binata. Ngayong magkasintahan na tayo, Duha, at palagay ko'y ikaw na ang iniibig ko at gustong pakasalan. Kailan ko kaya makikilala ang iyong mga magulang, ang iyong pamilya? Minsan ay tanong ni Armando sa kanya. Bukas ang aming tahanan para sa iyo, Armando, sagot ni Duha. Naglakbay si Armando at sumama kay Duha patungo sa lalawigang inuuwian nito. Nang ipakilala siya ni Duha sa mga magulang nito at sa kinabibilangang tribo ng mga ata, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kakaiba ang anyo ng mga ito. Laking pagtataka ni Duha nang simulang iwasan siya ni Armando mula nang isama niya ito sa kanilang lalawigan. Tila ikinahihiya ng lalaki ang pinagmulan niya. Marahil ay hindi na tumatanggap na ang magiging asawa nito ay kabilang sa tribong may maitim na balat. Naging malungkutin si Duha mula noon. Hindi niya inakalang umibig siya sa isang lalaking katulad din ng mga tao sa kabihasnan na inaapi sila at hindi ibinibilang nakapantay.
Isang araw ay nagtungo siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Taimtim siyang nagdasal sa Haring Araw. Ibilang ninyo ako sa aking tribo, Haring Araw. Gawin ninyong kagaya ng sa kanila ang aking balat dahil sila ang aking tunay na kauri. Nang bumaba si Duha ng bundok, laking gulat ng mga ata nang makita nila na ang kulay ng balat ng dalaga ay katulad na rin ng sa kanila. Mula noon, itinuon na ni Duha ang kanyang buong panahon sa paglilingkod sa mga ata sa ilalim ng isang napakalaking puno sa pinakamataas na bundok sa kagubatan ay tinuturuan niya ang mga katribo kung paano magsulat at magbasa. Nagtutungo rin siya sa bayan upang makalikom ng iba't ibang aklat na makatutulong upang madagdagan ang kaalaman ng mga ata. Pinairal niya ang kanyang pinag-aralan. Tinuruan niya ang mga katribo ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Tinuruan niya ang mga ito kung paano gumawa ng irigasyon upang maging higit na marami ang kanilang ani. Ang mga kababaihan naman ay tinuruan niyang magkaroon ng hanap buhay gaya ng paggawa ng katutubong kagamitan at dekorasyon na maaring ikalakal sa bayan. Humingi rin siya ng tulong sa mga doktor upang gamutin ang mga may sakit na hindi nalulunasan gamit ang sinaunang pamamaraan nila ng panggagamot. Sa maikling panahon ay naging sagana ang ani ng mga ata. Bukod doon ay nakilala ang kanilang mga pananim at iba pang mga produkto dahil sa ganda ng kalidad ng mga iyon. Dinagsa ng mga mangangalakal ang kanilang lugar sa malawak na kagubatan ng kanilang lalawigan. Hindi naglaon, nakilala bilang isang maunlad na bayan ang bayan ng mga ata sa buong lalawigan. Ang lahat ng iyon ay dahil kay Duha. Isang araw, nagulat ang lahat nang dumating ang dating mangingibig ni Duha na si Armando. Laking gulat niya nang makita niya ang anyo ni Duha. Nang iwan mo ako, naisip kong hindi ako nababagay sa taong katulad mo. Minabuti kong gugulin ang buhay ko sa aking mga katribo dahil sa kanila ako nabibilang. Matigas na sabi ni Duha sa kanya. Mahal pa rin kita, Duha. Maraming babae ang nakilala ko pero ikaw lamang ang itinitibok ng puso ko. Pagsusumamo niya rito. Tumalikod si Duha at hindi na bumaling pa sa kanya. Nagkamali ka, malumanay na sagot ni Apo Tatong. Si Duha ang pinakadakilang babae na kilala ko. Ipinagmamalaki ko siya bilang aking anak at ganoon din ng mga ata. Wala pa rin tinag si Duha sa pagtuturo sa mga ata sa ilalim ng dambuhalang puno sa pinakamataas na bundok ng kagubatang kanilang tinitirhan. Hanggang sa kanyang pagtanda ay ginugol niya ang panahon para sa mga katribo. Hiniling niyang sa pagdating ng kanyang pagpanaw ay sa lilim ng malaking punong iyon siya ilibing. Nang sumapit ang araw na iyon, ay nasunod ang kanyang kahilingan. Samantala, hanggang sa panahong wala na si Duha, ay patuloy na binabalik-balikan ni Armando ang lugar ng mga ata. Upang maipakita ang labis na pagsisisi, ay itinuloy niya ang nasimulan ng babaeng kanyang minahal. Siya ang nagpatuloy sa pagtuturo sa mga ata. Isang araw, habang siya ay nasa lilim ng dambuhalang puno at nakatuon sa pinaglibingan kay Duha, may napansin siyang kakaibang bagay na nahulog mula sa puno. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang tumingala siya. Nakita niyang may mga bunga ang punong dati ay hindi naman namumunga. Dinampot niya sa lupa ang bunga. Maitim at malambot iyon ng kanyang pisilin. Sinubukan niyang tikman iyon. Napangiti siya sa tamis ng lasa ng bunga. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pansin ang loob niyon, kulay puti. Mahal ko, busilak ang iyong kalooban, gaya ng naging bunga ng punong ito. Hindi ko dapat tiningnan ang panlabas ng anyo ninyo, dahil ang kalooban ng isang tao ang higit na mahalaga. Mahal na mahal kita. Napahikbi siya. Mula noon, lalong nanatili sa kanyang alaala ang namumukod-tanging babae, si Duha. At diyan nagtatapos ang aking kwento. Sana'y naibigan ninyo
inyong tandaan, huwag husgahan ang panlabas na anyo ng isang tao. Higit na mahalaga ang kalooban nito. Hanggang sa muli, itong inyong Kuya Jun. Lagi magbasa upang tumalino.